ni Scott saka ni Sarah. Mm. Ano masasabi mo? Bigyan linaw natin yan, no? Nakakausap natin sa headquarters yung mga leaders. Nakikita naman natin, no? Nagbablog tayo, nakakausap natin ang mga leaders ni Sarah. Tayo mag-aalala dyan, meron naman ginagawa action ng ating mahal na BBM dyan. Advice to Senator po, may payo po ba kayo sa kanila? Keep going, huwag kang hihinaan ng loob. Just know that when you're doing the right thing, that you will in the end succeed. And even yung mga disqualification case, huwag tayo matatakot. Wala naman yan, paulit-ulit na lang yan. Sinisira na lang yan yung ating... Unlimited. Karapatan naman nila yan, yung magkaso na magkaso. Was also anomalous for the Court of Appeals to actually remove the imprisonment because the conviction of Marcos Jr. was affirmed. Pero taong bayan naman, subukan nila tayong dayain, makikita nila yung totoong revolution. Wow! BBM! Ang tuwa sila ni Bao! Grabe, reba isiya pa lang ito, mga kababayan ko. Nakakapaligid pa lang yung buna, di ba? Grabe. Tara na, doon na sabihin niyo natin. Let's go! Hindi lang sa Maynila lalabas ang mga tao, buong Pilipinas lalabas. Ay, hindi pala, limited pala sir. Hanggang ano lang yan, yung distrito nila hanggang May 8. Kasi May 9, ano na yun? Isipin mo nga May 8. May 8, pwede pa sila mag-file ng kaso. Limited lang pala hanggang May 8. So sino naman yung mga nagpa-file ng kaso? Isang mukha lang naman yung makabayan block na yan. Alam naman natin kung sino mga nagpo-pondo dyan. Gaya ng mga naging topic natin, sino ba nagpapaikot ng politika sa Pilipinas nung nawala ang Pangulong Marcos? Pangulong Edralyn Marcos. Pinaikot na ng mga kuwangko. Huwag tayong magpatay Malaysia. Sino may ari ng Pulse Asia? Tanong nyo kung sino may ari ng Pulse Asia. So sino nagpapakalat ng mga matataas na survey ng mga kalaban? Sino magmamanipula? 'Di ba? Isa yung Pulse Asia na yan, kaya nga tinawag na Pulse eh. Hindi pulso, Pulse mali. Pulse mali. May ari ng Pulse Asia, sasabihin ko na sa inyo ha. Pulse ba ang tawag? Teresita Kwangko, kapatid ni Pulse, P-U-L-S-E. Kapatid ni Cory Aquino. Ginawa lang natin yung pulse. Pulse. Yung pulse kasi, yung P-U-L-S-E, pulso. Pulso, yun. Pulso daw ng Asia, yung survey na yun. Kapag-aari ni Teresita Kwangko. Ano naman. Kasi, imagine mo, kaya pala kapag pulse Asia, laging mataas yung kalaban. Hindi lang, mas mataas yung laging ratings ni Ninoy Aquino tsaka ni Cory. Oh my God! Pag Pulse Asia. Ngayon alam na nila, 'di ba? Sino may-ari ng Pulse Asia? Mag-research po tayo kung sino may-ari ng Pulse Asia. Ang may-ari ng Pulse Asia sino? Teresita Kwangko. Kapatid ni Cory Aquino. So ikaw ba naman may-ari ka ng Pulse Asia? Anong gagawin mo? Papataasin mo rating ng mga kapatid mo, ng mga pamangkin mo. Ay bigla ang pangalawa na si Isko, 'di ba? Yan. Hanggat sa numero na lang na ganyan, 70% na tayo. Yung ano naman sir, yung tandem nila ni Isko tsaka ni Sara. Sa Metro Manila, ang samahanan na Isko Moreno at Inday Sara Duterte para sa darating na 2022 May election. Ano masasabi mo? Bigyan linaw natin yan, no? Nakakausap natin sa headquarters yung mga leaders. Nakikita naman natin, no? Nagbablog tayo, nakakausap natin ang mga leaders ni Sara, ni Inday Sara, no? Lahat ng mga malalaking leaders ni Mayor Inday Sara Duterte laging sinasabi na bilang isang masunuring kawal ni Mayora Inday Sara, ang kanilang sinusuportahan ay si Bongbong Marcos kasi yun ang napiling tandem ni Mayora Inday Sara. So sasabihin nyo, Isko Sara. Isko
Isko, Isko Sara. Walang ganun. So sir, meron kasing, ano sila, meron silang ginawang... Yan yung sabi ko, swing boat. Yung, diba, parang nasa isang lugar sila na meron pang stage na sinisigaw nila na talagang... Walang pahintulot yan ni Inday Sara. Matutuloy yung atandil ni... Isko at ni Sara. Bubuti ng ating bansa kung si Sara Duterte maging vice-presidente, kung si Isko Moreno ang magiging presidente ng ating bansa. Walang kapahintulutan niya ni Mayora Inday Sara. Mapapahiyan, mapapahiyat, mapapahiya lang sila. Mga leader mismo ni Mayora Inday Sara, nakakausap natin. Saksi kayo doon mga vloggers, nag-o-taking sa headquarters natin. Ano ang sinisigaw lagi, di ba? Pag sumisigaw ng BBM Sara, sama-sama. Walang nakalagay doon na pag sumisigaw ng Isko Sara. Laging sinisigaw ng mga leaders ni Sara. BBM Sara! Sama-sama! Magandang habang po sa inyo lahat! Sara, di ba? BBM Sara. Aso, sir, ibig sabihin. BBM Sara. Aso, sir, ibig sabihin. Kasinungalingan lang yan sinasabi nila. Gawa-gawa. Totoo. Sinungaling, sino ba? Si Banat ba sinungaling yan? Si Banat ba sinungaling yan? Kasinungalingan, matagal na yan nila taktika yan. Ba't hindi nila tanungin si Inday Sara? Di ba? Uh-huh. O ganito na lang, challenge natin. Meron silang stage na ganyan, nakalagay, ano, Isko Sara? Actually, meron pa silang... Headquarters pa? No, not headquarters. Yung parang tarpaulin. Hmm. Dali naman ang paggawa ng tarpaulin eh. Kahit ako, ilagay ko dun, ano, ipangalan ko, tapos si BBM eh. Tapos sa si BPM eh. Actually, mga tactics yan, mga black propaganda tawag dyan. Pag napaakyat nila sa stage si Inday Sara at itinaas ang kamay ni Isko, baka maniwala pa ako, pero never in your dreams. Kalokohan niya. Hindi mangyayari yan. May isang salita ang mga Duterte. At yun nga sinasabi natin, no, pagdating ng Mayo, iyakbay na yan, iyakbay. Dalawang minuto yun. Ay, bigyan ko man ulit.